Let's eat. Good. How was the food? Very good. Tis good. Mm-hmm. Tis good yung kanyang. Mom, you can see I'm eating my vegetables. That's good. It's really good. Ooh, vegetables. Vegetables din dito yung sa akin. Yun lang ang aming pagkain ngayong tanghalian. You like it? Itong simpleng pagkain na naman ang aking lulutuin ngayon, magulay kami ni asawa para makakain din naman kami ng healthy food. Ito lang talaga usually yung makikita ko sa ref, yung broccoli, ito na nakuha ko na to doon sa refrigerator. At ito naman yung ating lulutuin ngayon. Tapos may asparagus pa ako dito, kailangan na talaga to siyang lutuin para hindi siya masira. At medyo masarap din naman to ihalo sa mga gulay-gulay yung asparagus, napaka-healthy nito. Masarap din to paglalagyan ng spring onion, napaka-ganda ng ating spring onion ngayon. Medyo green na green pa siya, tapos medyo malaki siya bawat isa. As hindi mawala sa akin yung mga pampakulay ng aking gulay. So ito yung aking red bell pepper. Ito talaga yung usually ginagamit ko pag magluluto ako para may kulay yung aking pagkain. Medyo nasira na yung isa, so parang kalahati lang yung ihahalo ko dito. At para lang na may kulay yung aking mga gulay ngayon. At ito naman yung ating mga gulay na prepare ko na dito sa isang lalagyan. At ito na, sisimulan ko na to lahat at nahugasan ko na to sila. At atin ang hihiwain to bawat isa para madali na tong lulutuin natin. At ito naman yung mga na-prepare ko dito. Medyo marami-rami din to. Parang kasyang-kasya lang talaga to sa amin ni asawa sa aming tanghalian. So may pa-isda pa ako dito na na-prepare. At saka ito naman nakabalot yung aking mga isda dito. Parang kukunin ko pa to sa plastic at saka i-prepare natin to lahat para madali lang. At saka medyo madali lang naman to lahat lulutuin. Gagamit talaga tayo ng gunting nito para madali kukunin natin yung isda dito sa Nahirapan ako sa aking isda. Yung isda ko kasi kailangan siya i-ano, kailangan siya kunin sa kanyang plastic. Nakabalot kasi siya ng plastic. So, ayun. Yung gunting ko nandito sa sasakyan ni asawa, kaya kukunin ko muna dito. Ano ba to? Bakit hindi ma-open yung kanyang sasakyan dito? Okay. Gunting, wala akong gunting. Wala akong gunting na pangkusina, so hindi ako nakabili. So ito. Ito yung gunting na always ko talagang ginagamit, kaya ayaw ko talaga na kung sino man yung gagamit ng gunting na to, ibabalik talaga nila sa kung saang lalagyan nila kinuha. Kasi pag hahanapin ko, wala akong mahanap, so wala na akong gagamitin. Kaya pinapaalala ko talaga dito sa aking mga kasamahan dito sa bahay na isa sa ulit talaga nila kung saan nila kinuha yung aking gunting. Kaya time na talaga na bibili ako ng gunting na pang kusina kasi lagi tayo magluluto, di ba? Ito na yung isda. Kailangan talaga natin na ng gunting para makuha talaga to siya dito. Balot na balot talaga yung isda nila dito. Iwan ko lang kung bakit ganito yung style nila na binabalot talaga nila ng maayos yung isda. Yung ibang klase naman na ganito, hindi yung, yung medyo malaki, yung parang fish fillet pa rin siya, pero hindi ganito na maliit to siya na klase. Yung isa kasi na klase na ganito, medyo malaki siya. So, yan, nakuha na natin. So, ganito siya, oh. Ganyan, parang isda sa bato, diba? Parang isda siya sa bato na white. White fish or fish fillet pa rin to siya. Tinatawag nila dito na North Atlantic Ocean Perch or Skin of Fillet. So, Skin of Fillet. Ayan siya. Maliit na klase. At saka, ito pa yung iba dito. Kukunin din natin sa plastic. Frozen kasi to siya.
Kaya dapat natin kunin dito. Grabe, balot na balot talaga. Binabalot talaga nila to ng maayos. Yung maliit na isda. Gustong gusto ko kasi sa isda, yung parang isda sa bato. Wala kasi ano dito mga isda sa bato. Sa ano lang ano, sa Pinas lang meron tayo. Sobrang dami mga isda sa bato sa Pinas. Ayan. Pinkish yung kaniyang pinkish yung kaniyang parang back niya. Nahihirapan talaga ako dito sa plastic nito. Hirap siyang kunin. Pero buti na lang na ganito yung ginawa nila para safety talaga yung safety talaga yung isda. At malinis na malinis talaga pag ganito. Nakasiparate bawat isang pirasong isda. So ito. Ito naman yung isa pang last. Pang last na to siya na ating kukunin dito sa plastic. Parang i-fried ko lang to siya mamaya. At lalagyan ko ng mga spices. Ganun talaga ako magluto ng fish fillet. Parang fish fillet din to siya. Ito. Pang last. Ito na yung aking mga isda na aking na hugasan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima lang. Pero medyo maliit to siya na isda. So kasya lang to sa aming dalawa ni asawa. Para sa aming pang lunch ngayon. Lagyan ko lang muna to ng yung total seasoning na for cooking and grilling. Ito talaga yung usually ginagamit ko para magluto ako ng pang fried. Kasi mas masarap siya. Mayroon na talaga tong sa iba't ibang mga spices. Parang hinalo na nila lahat sa isang lalagyan. Yung tinatawag nila dito na total seasoning for cooking and grilling. Masarap din siya. Nagustuhan ko talaga yung spices na to. Kaya ito yung lagi kong ginagamit. Aside sa garlic and onion, maglalagay pa din tayo nito para mas mabango siya. Lalagyan ko ng konting garlic. Ayan. Isa naman dito. Dito lang sa parang ano niya. Ayan yung garlic. Konting garlic. Mamaya iprito ko na to. Iiwa na natin lahat. Kaya simula na natin magluto. Finally, nahiwa na lahat yung aking mga gulay dito. Ready na to. Ihalo na halo natin sa ating kawali dito. At saka, na-prepare na talaga lahat at nahiwa na lahat. Ito naman yung ating uunahin ngayon sa pagluluto para medyo madali lang naman to. At ito na, naka-prepare na dito yung aking pang-boiled water para sa aking broccoli. Ito na, nalagay na natin dito yung ating broccoli. Pakuluan lang natin yan siya. Siyempre yung ating pampabango dito, yung onion at saka yung garlic natin para mabango yung ating niloto at masarap. Pag kumulo na ang broccoli, ito na i-transfer na sa isang maliit na bowl at i-separate lang to siya para mamaya ihalo na diretso sa ating lulutuin na gulay. Gulay at isda lang yung aming kakainin ngayong
tanghalian namin ni asawa. Kaya medyo healthy-healthy din yung pagkain natin ngayon. Wala nang mga, hindi ko na dinagdaga ng mga meat para mas masarap talaga yung gulay. Para madaling ma-digest sa ating tiyan. At saka yung gulay kasi, hindi yan kasi araw-araw namin kinakain. At para magiging healthy din tayo, gulay-gulay din naman yung ating kakainin. Konting olive oil para lang magisa yung bawang at saka sibuyas. Hindi na natin kailangan ng maraming oil. Olive oil yung gamit ko dito. Isa ko lang. Una kong ihalo yung parang hard part ng Chinese lettuce. Atin din tong sa spring onion. Ating asparagus. A little bit of pepper. Haluan ng konting liquid seasoning pampalasa sa gulay. Lagyan ng konting soya sauce or yung ating toyo. Pampalasa din yan siya. At yan talaga yung main sauce natin para sa ating gulay. At ito naman yung ating classic sauce na parang ano siya, pampalasa din ito sa aking gulay. Lalagyan ng konting pork seasoning. Pork nor cubes. Para may lasa talaga siya. Lalagyan ng konting tubig. Para lang maluto para yung lang gulay. Maluto yung ating gulay. Ito na, kumukulo na yung gulay natin. Ito namang mga dahon para maano din, maluto din yan siya at ihalo na din natin itong ating broccoli. Tapos yung ating dahon na spring onion. Ihalo lang natin. Ang ganda tingnan, di ba? Pula at saka green yung ating vegetables ngayon. Mas gustong-gusto ko kasi na lagyan ng red bell pepper kasi may kulay siya. Lalo na magkasama yung broccoli at green talaga siya tingnan. Green at saka red. So, ayan. Gulay natin ngayon. Ito na, luto na. Isiparit ko lang to siya. Ngayon ko lang tinakpan. Dyan at magluto na tayo ng ating isda. Ihanda ang kawali. So, ayan na. Handa ko na yung kawali dito na maliit. At yun, ganun lang ako magluto ng gulay dito. Sobrang simple lang talaga at sobrang dali lang talaga lutuin. Supposed to be butter yung gagamitin ko, pero ngayon mantika lang muna. Kunting mantika yung aking nilagay dito sa aking kawali para sa aking isda.
Luto na ang aking isda, yung aking fish fillet, yung ocean peach natin, perch pala. So, ocean perch. Tis good or not? It's good. And fish is good too. Mm-hmm. Yum. Mm-hmm. Simpleng pagkain para sa tanghalian. Pagkatapos kumain, maglalaba na naman tayo. Araw-araw parang araw-araw talaga ako maglalaba dito para hindi matambak yung ating mga lalabhan. So ito na, sisimulan ko na dito yung aking paglalaba. Pindot-pindot lang tayo dito sa ating washing at saka dryer. Wala na talagang pag-asa to kasi kinain na nila, oh. Hala, buo. Nabuo na sana. Pero kinain ng mga insecticide. So, meron ako ditong dishwashing liquid. Nilagyan ko ng tubig. Try natin i-spray dito. Baka mawala tong mga insecticide na to na kumain dito. Sayang, buo na sana, oh. Ang dami pa nito, hanggang doon pa. Sayang din naman. Kaya, isprehan ko talaga to para mabuo talaga yung aking repolyo dito. Kinain din nila yung aking mga broccoli dito. So, ito yung linya ng broccoli. Medyo malaki pa naman sana. Ayan, kinain, oh. Sayang talaga. Kinain nila. Ito, sobrang dami dito. Ang laki-laki pa naman sana ng puno ng broccoli. Ayan, oh, napakalaki. Kinain din. Ito naman ang aming dinner ni asawa at saka sa bata namin. Ito yung spaghetti with meatballs yung aming niluto dito. Napakasimple din ang aming pagkain. Spaghetti for dinner with small meatballs. This is what I like, yung may meatballs yung spaghetti. At ito na. Ready na. Ayan, ang daming sauce. Daming sauce at saka may mga small meatballs. So, ayan yung ating meatballs. Maliliit na meatballs nandyan. At meron ding patinapay si asawa, yung Italian bread. Ito yung pinaka gusto ko talaga. Italian bread na kasama sa aming pagkain ngayon na spaghetti with meatballs. So ito, 4 pieces, tigdadalawa kami. So may dalawa pang extra. Baka mamaya gusto pa nilang kumain. Kaya ayan, niloto na lang niya lahat or nilagay niya sa air fryer lahat. Ito na yung hinihintay ko, yung pagkain, kasi gutom na ako. Kaya, ayan, nakaready na. Salamat kay asawa at naggawa din siya ng bread. So, kain tayo.